parang Kingpins versus NXP Predator Solid sa ating red side yun ng NXP. Chester ang gagamit ng Natalya, Yaoi Esports, Philippines number 2, Kufra. H2 naman para sa isang carry, Renej for this Uranus, and MB para sa isang Zask. At para naman dito sa kabilang banda, for Kingpins, mga bestie wap, Crown, for Thams, Kimchu naman, for Esmeralda, Majo, for this Rafaela, G, I mean 619 for Bruno, and Yo for a Johet. Iyon na. So, ito, kita natin for Kingpins, mga kaibigan na naging problema nila yesterday. Parang, I mean, nung isang araw, yung parang rotation nila, hindi nila masyadong nasi-seal off yung pinaka-gusto nilang gawin. Unlike for NXP Predator Solid na kalaban nila ngayon. Sobrang solid na nga lineup nila kapag kami Natalya at saka Kufra. But anyways, mga kaibigan, si Chester pa nga yata dito ang mag-first blood. Natali doon na isang Thams and Majo getting a kill for this NXP Predator Solid. I mean, ang Kingpins team and a double kill as well for Sonya. Grabe itong ano na to, ha? Rafaela na to, dumudouble kill mga bestie wap. So, at least marunong nakaka-micro na maayos yung mga kampi niya sa asal. And that's gonna be a good space. Kingpins dito, may dalawa na agad din pagdating sa killing score natin. Pero ito na, iikot na si Chester mga bestie wap, level 2. Palang naman, pero sa H2-1, level 4 dito, pwede. Ayun na si Yaoi Esports, mga kaibigan, nakatama lang din naman with a bouncing ball. Pero ejector guard ang ginamit dito ni Kuya Yo natin for this Kingpin squad. Plus a wave of the world for 619. Automatic disengage agad for Kingpins. Pero si Chester nandun for the wards. Oo, naku po, talagang sumisilip-silip lang. Pero ito na, pumasok na ang NXP Predator Solid. Pero di pa rin talaga kakayanin. There's a tower pa rin for Kingpins to hide on. Pero yun nga lang, naupo si Yo na una na with a flicker in para kay Renej. Another one, I'm sorry, not a flicker in but a dash for Renej and the execute kagad ng kinuha niya doon. And the kill, very first kill for NXP Predator Solid. Medyo tagal bago nila nakakuha ng kills dito, nakadalawa na yung Kingpins. So, oh, tsaka dito parang mapapansin natin for Kingpins, sumasakit nyo na yung Bruno nila at hindi makapasok from time to time yung Talia. Pero anyway, sa top lane side natin, Crown nakapatay doon against MB. Ganyan sinabi natin, kill ng player si Crown for Kingpins kahit mga previous season natin. At nung isang araw din, once na na-open si Thamos, automatic kinukuha nila para sa kanya. Oo. Oh. Tama nga naman dyan. Talagang respeto na to siguro kay Crown ko sa asaali. Pero ito naman sa bottom lane, Kimchu laban kay Renej. Naku po. Baliwala. Okay lang yan. Tapatan lang yan dalawang yan. Hindi naman parehas kaya boomers niyan. Pero to sa top lane, naku po. 3 against 2. Tower dito. Dinedepensahan ni Yaoi Esports together with MB na nag-ulti kagad. Pero sa bottom lane, hindi. Madadivert ang ating attention dito. Hindi na nag-engage parehas. Turtle will be up. Ito na. Feeling ko dapat dito sa ano sa NXP Predator Solid maano na nila eh, madali na nila yung Esmeralda sa bottom lane kasi mamaya may hirapan sila dyan. Pero kita natin dito si Chester, nakita na ng ating barangay Crown dito with Contract Inferno agad. And 619 securing a kill para sa kanya Bruno dito. Si H2 hindi na rin nakakuha pa ng buff, Unstoppable Force for Yo, and a Mamba out. Andito na si Yaoi Esports, walang damager para sa NXP Predator Solid. Pero nasetan dito si Pare Crown natin. Ready, Jay, for the backup and disengage para sa ating dalawang teams. Nako, wala silang napala dun halos. Pero at least, ang una na kagad nakita dito si Chester. Grabe, napakalambot lang pala ni Chester dito. Sinolo-kill lang siya halos ni Crown nung nakasalubong. Kayang-kaya ng patayin. So, for that, di na pwede magtagpo or gumalagala din masyado si Chester. Knowing the fact that there's a Rafaela, eh halos kaya na rin siya patayin ng isang thumbs natin dito. So, mahirap na ang sitwasyon for NXP Turtles din. Hindi pa rin sinisimulan, so wala pa rin sumisilip-silip do if ever. Ito magiging malaking kalamangan kung sakaling makakuha pa to ng Kingpins. Magdedire-diretso na to. Opo, yung Bruno. Pa-item check na rin nga tayo dito direct for this Bruno. Nakalimutan natin may Bruno pang tumataba. Endless battle agad yata yung uunahin dito para sa laban natin. Pero anyway, sa bottom lane side natin, it's gonna be a 3 versus 1. Si Kimchu natin dito ang hindi na pwedeng lumabas against 3. And mabamansin natin for NXP, kukuha lang din naman ng objectives dito. Pero same goes with Kingpin sa ating top lane side together with Bruno. Pero nandun na si paring MB natin for the backup. Ginamit na kanyang ulti and disengage para sa kanya. Pero kala naka-ready dito ang Kingpins. 5-2 ang ating score. Maganda ang pinapakita dito ng Kingpins. Pero Chester nandun, napigilan lang din naman ng players ng Kingpins. Mukhang mapatay pa nga yata dito. And 619 with a kill for this Kingpin squad. Yup, tama naman dyan. And for this time, mga kaibigan, Kingpins dito, lamang na. Maliban lang sa gold, sa kills, pati na rin sa objectives with that 5-minute game time pa lang.
i-open na ang tier 3 tower dito sa top lane ng NXP Predator Solid. Pwede na itong segwen mamaya-maya lang. And magandang simula ng Kingpins dito, mga bestie, at top farmer natin dito for sure si Bruno pa din. So mamaya, naku po, mahihirapan ang ano dito. NXP. Oo, ang hirap kasi pasukin na dito para sa Kingpins kasi meron din, I mean sa NXP kasi meron na si Kingpins na Esmeralda. Prenos mga kaibigan, nice set para dito kaya Yawe Esports. Pero ganyan sinabi natin, masakit na din 619 para sa ating laban tapos hindi pa makapasok from time to time dito NXP Predator Solid. Kasi Wave of the World niya, continuous na yung damage. Kung baka kanina pa kasi siya nagkakaroon ng gold dito tapos naka-Veteran's Hunter pa siya. Prenos mga kaibigan, eto na dash away agad. Para dito sa players ng Kingpins, kahit nakapag-ulti na dito ang isang Zaz. So nice mamba out para sa nila kasi mahirap nga naman talaga kapag ka naka-ulti si Zaz tapos nandun kayo sa AoE niya. Oo nga naman, pero ito na, naupo dito lang sa bottom lane, eh, hindi naman napabayaan na si Esmeralda, naupo sa kusina dito. Hindi pa sumasama yan ha, pag sumama dito si Esmeralda sa Clash, ewan ko na lang ano pa magiging dagdag potential nito. Pero so far, kahit apat lang yung Kingpins dito na nagpapakita sa mapa, eh kayang-kaya nila nga sabayan ng ang NXP Predator Solid. Second turtle, ngayon pa lang kinuha. Medyo, eto maganda dito eh. Okay lang kahit huwag mo na masyado kunin ang turtle kasi mas importante yung makontrol mo yung lanes. Kasi sa wave pa lang ng minion, malaking gold nang makukuha mo. Oo, dito for Kingpins ang kinagandahan. Meron pa silang Rafaela. Sobrang bilis nila dumating sa mga lanes dito ng NXP Predator Solid. Kumbaga, meron Zaz si NXP. Tapos isang movement speed lang dito na ibibigay ni Rafaela. Automatic mamba out para sa nila. Literal na ni, hindi niya iniiwan dito yung Bruno na nga kalaban nila. At kita naman natin dito, aggressive din si Majo with that ultimate coming from this Rafaela. Kanina pa nangyari yan, pero ito na natalbogan na isang Bruno mga kaibigan. Pero tingnan natin kung mapatay ba dito na NXP Predator Solid. Ayun, napatay na si 619 sa mga pa ng isa H2 dito. Nagkakaroon na ng damage para sa NXP Predator Solid. Si Yo, wala na rin buhay para sa may bandang likod si Kim Chu. Yun nga lang, bounce symbol for Yawi Esports. On to that Makufra, pero sa may bandang likod si Crown, hahabol na ala, sige, hinabol na nila lahat, pero hindi pa rin mapapatay dito ng NXP Predator Solid together with Crown. Si MV dito sasama sana sa gulo, pero hindi na rin naabot. Rene J with this Uranus against Crown. At tingnan natin, ngat-ngatan na, pero parang lamang dito pa si Crown, mga Bereshi. NXP para sa kanya. Grabe naman din yun mga besties, ang kwento ng paglalakbay ni Crown mga kaibigan. Napalain ng nilibot at the same time si Rene J pa ang kanyang sinolo kill doon. Which is supposedly kaya nga siyang patayin doon ng NXP Predator Solid. Magkakahiwalay lang, nagkahiwahiwalay na lang din kasi mga besties. Ito na, pupapasok din si Yuzuning out sa players. Ulti na rin kagad si Esmeralda. Medyo ML na ML nga yun. Sabagay, magku-cooldown din naman eh. Walang problema. Para eto na, makupo si Yawi dito. Mamamatay ang Rafaela ba? Pero hindi, buhay pa. Hindi. It's over mga besties. And wala nang kawala din. Wala nang tank dito. Ang NXP Predator Solid na upo. Sira din yung Tore. Pero anyways, ito si H2 na dikitan pa ni Crown. So nice flicker doon para kay Crown on this Thumbs. Talagang alam niya kung sino pupuntahan. Mm-hmm. At ang downside for this carry. Masakit na dito si Crown with that 403 KDA. Regardless, kapag ka magbigay man siya ng damage, babalik lang dahil din dun sa emblem ng isang tank. But anyways, 6.2K gold para sa ating carry and 7.1K for this Bruno. Medyo madami pang kailangan habulin dito ang isang carry. Pero nakikita naman natin kanina, kayang-kayang habulin ng NXP. Oo, kayang-kayang habulin ng NXP to. At the same time, meron pa naman sila mga tier 3 towers. So, di naman na kailangan siguro mag-ano dito, 5K pa lang ng lamang ng Kingpins. Pero pinaka-importante din sa NXP, tumaba yung carry talaga. May Uranus naman sila na kusa na lang itong kukunat later on in the life. Pati yung kanilang Kufra dito. So, kailangan carry na lang talaga hintay nila dito. Si Natalia, hayaan na nila yung sariling buhay na. Kanina sumisegue sa bottom lane, pero napansin lang din ni Esme. At eto, tinulak na nga. Naku po, pinipressure siyo. Nakakita ng isa si MV pa. Naku, wala nang galawan. Mga besties, hindi pa lumalapag sa lupa. Patay na. Si Rene J, naku po, nakisali sa party. Ubus ka agad ng buhay. Naku, parang loading screen delikado lang. Delikado yun. Delikado yung mga ganong pasok dito ni Rene J. Kung sa damage lang dito ni ni 619, parang hindi worth it yung mga ganun, muntingan pa siyang mamatay. Kung nagkataon na may ejector dito yung tama, kung may ejector dito si Yo, automatic ano na agad siya, kumbaga pagkaira siya dito ng Kingpins. But anyways, 10-7 at score 10 minutes into our game time.
fairness, pretty solid. Humabol naman sila in terms of objective dun sa may top lane side. Nagkaroon lang din ng buy time doon. Pero hindi na siguro advisable for LXP na magkaroon ng trade na kill. Pero anyways, nice setup play para dito. Kaya Kuya Yawi Esports natin, nice kill para sa kanila. Wala na free hitter dito ng Kingpins. And another kill as well. Patay din si Yo. Nakita pa dito si Ate Majo natin or Kuya Majo ng Kingpins. Ready J tumatakbo. And together with Crown, patay pa nga double kill for this guy. Makakabawi na ang NXP Predator solid, ladies and gents. Mukhang ito na yata ang kanilang pagganti. 5 against 3 ang natitira dito for Kingpins. Lako po, talagang lapag na rin ang ipis kagad para kay MB. Mga kaibigan, tier 3, papasukin na ng Kingpins. Pero hindi, ng NXP Predator solid. And another one, ako, naka-tower lock pa si H2O. Delikado si Crown, wala nang buhay na. Uy, nakatakas pa, walang minion wave atras. Pero pwede silang mag-lord dito, mga bestie wap. Or tago, fake lord na lang, tapos tago sila sa bush. Oo, tapos pumatay muna sila ulit ng isa. Kasi ang magandang nangyari dito for Mina, for NXP Predator solid, nagkakaroon lang sila ng chance na humabol dito for Kingpins as long as namamatay nila, namapapatay nila si Bruno. Pwede nila napatay si Bruno agad-agad, automatic, parang hindi advisable para sa kanila mag-engage nito at invite. Knowing na buhay na rin dito si 619 sa ating lamad, gaya na sinabi natin si Renegade dito ang nabat o nagamit na ang Wave of the World ng isang Bruno dito. At habang nangyayari yun, nandito naman ang Kingpins, kinukuha ang Lord. Pero si Renegade halos wala na rin buhay. Flicker in para dito sa kuyo natin sa ejector. At ito na yata yung mapapatay pa dito, wala killing spree para kay parang H2 natin. Crown against H2 dito para sa ating laban ngayon. Nakita na natin to kanina with a shutdown for this stops. Uy, grabe din eh. Ito rin si Bruno, lalaban pa. Ako po, mukhang hindi na yata pagbibigyan ng Kingpins pa ang NXP Predator solid. Pero si Uranus dito kumakat sa middle lane, pero sa top lane kaya tayayatapin, mga bestie wap. Dalawa lang ang buhay dito sa NXP Predator solid, who to defend their base. Tatower lock pa nga, pero yung minion na upo, heto na, buhay na. Nice ulti para Ayawi, makakapatay pa nga. Sama na sa dreams, mga besties. Pero si Yawi patay na, dahil patay na rin ito. Naupo, double kill. Tapos ang boxing ata, walang minion. Maganda, maganda. For our game number one, congratulations to Kingpins. Grabe. At least nakita natin, there's a slight chance pa rin for NXP Predator solid na makaka-comeback. Muntik na rin yun.